back! Kami ho naman dito ni Dr. Jean ay patuloy pa rin po sa pagbibigay sa inyo ng mga impormasyong pangkalusugan. Ito, sasagutin na ni Doktora ang ilan sa mga katanungan natin sa Facebook galing kay Justin Maloon. Ang tanong niya, paano daw ba malalaman kung yung bukol na nakakapa sa ating katawan ay cancerous? Ano ba yung mga characteristics ng isang cancerous na bukol? Siguro, ano kayang bukol sinasabi? Baka bukol ito sa ating balat, no? Na medyo nakakapa-kapa, no? Actually, definite talaga na malalaman mo, definitely kung magbabiopsy tayo. Makikita mo if the tumor is benign or malignant. No? Pero may mga characteristics ng isang tumor na pwede mong masabi na it could probably be benign or pwedeng maging malignant. Yes. No? Kagaya ng halimbawa, yung mga tumor sa skin. No? Usually, pag kinapa mo yan, eh medyo soft siya, tapos bilog na bilog, tapos wala namang pain. No? Usually, baka ito'y isang cyst lamang. No? Ang cyst actually is meron yung capsule, tapos may laman yung loob. No? Mga common cyst sa ating skin ay yung tinatawag na sebaceous cyst. Maliliit lang yan. Usually, dun yan sa may hair follicle. Usually, nanggaling sa tagyawat, no? Maaring benign yun. So, kung malambot, may gumagalaw-galaw, ibig sabihin, hindi yung cancerous. Nakakapa mo, nakikuha mo yung border, very definite yung border, maaring ito'y benign. Okay. No? Isa pang common cyst sa ating balat ay yung tinatawag na ating mga seborrheic na parang pangingitim. It could be an accumulation of mga pigments na pangingitim sa matatanda na medyo waxy, no? Benign yun. No? At mga common na pag-usapan muna natin ay yung pwede rin naman ay yung mga tinatawag na lipoma o it's an accumulation of fat. Ramdaman mo na yun nga, nakaumbok lang siya, bilog, hindi lumalaki. At saka gumagalaw. Yat gumagalaw, no? Kapag delikado na ito, ay maaaring nagkakaroon na ng changes sa size, no? Mabilis ang paglaki. Nagkakaroon ng changes sa color. Maaaring magkaroon ng changes sa shape. At magkaroon ng changes sa texture. Okay. No? Pero totoo ba, doktora, na more or less, ha, yung isang cancerous daw na bukol matigas at hindi gumagalaw. Yes, pwede rin 'yon. Matigas, hindi gumagalaw, tapos hindi mo makapa kung hanggang saan yung extent, see, no? Okay. So, pag mga ganyan eh medyo hindi naman kasi masabi, wag na lang po kayo mag-diagnose ng sarili niyo na ay benign lang 'to. Ay naman ito. Correct, dapat talaga pinapabayaan. Or matakot naman masyado on the other hand, no. Dapat pumunta na lang po kayo sa isang surgeon or OB kung depende kung saan organs niyo na kakapayang bukol na 'yan. Eto, doktora, maiba naman tayo, ha? Kasi kanina medyo cancer ang pinag-uusapan, ngayon naman kuko. Ano daw ba ang solusyon sa dry nail? Sabi ni Elbert Baldemoro. Actually, Connie, marami namang nakaka-experience ng dryness or pagiging brittle, pagiging dry na nails. Very common naman yan, especially sa ating mga kababaihan, sa mga nanay. Hello po dyan. Laging nababasa. Akala mga kamay, hugas ng hugas. So, madalas nababasa. No? Yan eh, pwedeng mag-cause din yan ng drying of the nails. At kapag naman laging babad naman sa sabon. Teka muna, ano bang itsura ng dry nails? As in, literal na actually, dry? Pag ito'y brittle, mabilis na napupunit, nagtutuklap, o kaya nagkakaroon ng mga splitting, ayun, no? So dry pa rin. Maaring dry, di ba? At very sensitive, no? Halimbawa, mabilis na napuputol. Ayan, yun. So dry nails pala. Tapos, kadalasan makikita mo rin yung skin around it, dry din, no? So usually, pag nagganito ang nangyayari, ay madalas chemicals ang nagiging problem. Lalo na nga sa mga babae, lagi namang naguhugas or gumagamit ng mga detergents or laging nag-aalkohol, no? Naku, tapos laging gumagamit ng mga nail polish removers, di ba? Nakaka-brittle yun. Yes, nakaka-brittle. And of course, less commonly naman ay pwede itong iron deficiency. So yung solution is to drink mga iron supplements? Depende. Kung na-examine yung iyong dugo at nakitang mababa yung hemoglobin o yung iron levels, then you can take iron supplements. And usually, ang mga pampatibay ng nails ay yung tinatawag na biotin. Biotin. Saan naman makakabili niyan? Makakabili ka naman yan sa labas. Drugstore? Oo. You can actually ask your doctor about it kung anong dose ang maganda para sa iyo. Usually, it's 1 week. I'm sure nakaka-relate ang mga kababaihan dito sa dry. Relate na relate nga ako. Mamaya ang reseta ko, ha, doktor. Samantala, mga kapuso, marami po tayong matututunan pa dahil hindi pa tapos ang ating kwentuhang pangkalusugan. Sa aming pagbabalik, dyan lamang ho kayo. Dito pa rin kami sa Pinoy MD.